Alamnyo ba? Ang alam nyo ba ituturo namin para sa inyong kaalaman? Kaya ituturo namin ito sa inyo ng bonggang bongga. Ito na ang ating alam nyo ba? Okay. Ano ba ang ating ituturo ngayon, mga kaibigan? Katulad ng aking nabanggit kanina, no? Na ito pong problema ng ating hypertension or pagtaas ng ating dugo, high blood pressure. Okay? Napakarami ng problema at napakatagal na problema na ng ating mga kababayan. So ngayon po, na pag-uusapan namin ni Boss Vic, mas masarap maituro namin sa inyo ang simpleng-simple, no? Ito po yung tinatawag na lifestyle tips to help para makatulong ma-reduce yung pagtaas ng blood pressure. At saka ngayon na uuso rin yan dahil mainit. Pag mainit talaga, ganun doon. Hindi lang init. Stress. Dahil pandemic, marami kang iniisip. Yung exhaustion dahil doon sa init na ibibigay sa malaking. Hindi ka nagiging komportable sa kapaligiran mo. Tama. Okay. So, ito na po. High blood pressure is one of the most important risk factor for the development of heart disease yan. And stroke. Anong ibig sabihin? Maaaring ang pagtaas ng pressure ng ating, ang presyon, pagtaas ng presyon ay maaaring magdulot pa ng kasunod na sakit katulad po ng problema sa puso at ng stroke. Kaya kung maaagapan natin itong mga problema natin sa hypertension o pagtaas ng presyon, ito po yung mga nais naming i-share sa inyo. For most of us, lifestyle factor play the biggest role of increasing or decreasing our blood pressure. Yes. Here are some tips to improve high blood pressure. Opo, ito yung mga tips namin, ha? Ilan to? Anim lang to. Anim. Pakinggan nyo, baka kaya nyong gawin. Ginagawa mo isa, dalawa, tatlo, araw-araw, di magandang pakiramdam. Bakit? Hindi ka tatamaan ng high blood. Tama ba? Okay. Number one. Reduce salt intake. Eating too much salt can disturb this balance and lead to an increase in blood pressure. The European Food Society's Authority recommends we consume no more than 5 grams of salt per day, around 1 teaspoon, to help reduce our risk of high blood pressure and heart disease. Isa po sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang presyon ay ang sobrang pagkain natin ng alat, ng maalat o ng alat. Ooh. According sa pag-aaral po ng European studies, kailangan daw hanggat maaari na 5 grams lang ang kaya nating ipasok na alat o salt sa loob ng katawan natin. Ang katumbas po niyan sa Pilipinas ay isang kutsaritang asin. Ayan, kala ko isang kutsaritang mani. Meron ba no? Latito yun. Okay. Next! Number two! Eat enough potassium. Ahoy! Potassium is needed for many body's process and like sodium, it helps maintain the fluid balance of our blood. Okay. Regulating our blood pressure, by consuming enough potassium, you can help counterbalance the negative effects of sodium and keep blood pressure in a healthy range. Yun, hanggat maaari daw mag-consume tayo ng potassium araw-araw dahil ang potassium ang magbabalanse sa sodium o sa alat na ipinapasok nyo. Kailangan natin ang katawan ng potassium. Kung kaya nyo magpasok ng potassium araw-araw, napakaganda para hindi tayo magkaroon ng mataas na alta o pagtaas ng presyon. Isa sa pinakamagandang source ng potassium ay banana. Potatoes. Spinach. Ano? Spinach. Okay, spinach. Orange. Ano yun? Oranges. At orange. Dried fruits such as prunes, raisins, and dates. Yan. So yung mga binanggit namin, pwede mong gawing araw-araw na prutas mo. Bakit? So, kung may mataas yung salt na nakain mo, kailangan na magre-regulate, potassium yun. So, a banana a day, tama? Yes. Orange. Yes. Spinach. Grapes. Potatoes. Potato. Yan. Okay. Alright. Alright. Mm.
Next. Ayos ba? Ayos. Simple lang, di ba? Pero malaki may tutulong na ito para hindi ka ma-high blood. Dok, yung balat ng saging. Iyan ang napaka wag mong kakainin. Balat. Madulas yan. Oh, yung ano lang, yung tangkay. Hindi din. Bakit? Yung puno. Ayan. Ah, yung puno. Oh, okay. Sige, sweet potatoes, mushroom, ayan, peas. Ah, malaki rin may potassium din ang ano ha? Ang pipino. Pipino? Ay, yes. Sa panahon ngayon mainit, napakasarap ng pipino. Rehydrating yan eh. Tapos, mataas pa potassium content niya. Okay. Knock, knock. Ha? Knock, knock. Who's there? Pipino. Ako ay pipipino. Ako ay pipipino. Taas, taas buto. Taas noo, panot na ako. Taas noo, panot na ako. Sige. Ay, sorry po, sorry po. May bisita pala. Shout out kay Pastor! Ay, batiin natin si Mac Baltz. Yan. Yeah, si Mac Baltz. Totoong Pipino yan, tol. Mac Baltz? Si Mac Baltz. Ay, oh, si Macky Boy! Oo, oh, totoong Pilipino yan. Oh, bakit? Taas noo kahit kanino yan. Oh. Andito na noo niya na yan. Half moon? Half moon. Okay. Okay, next. Eto, tare, para sa lahat, consume a balanced diet. Number three na yan. Number three. Hanggat maaari daw, tinuturo naman natin sa seven doctors yan eh. Mm-hmm. Ibalanse mo ang diet mo. Paulit-ulit yung maririnig kay Doc Atoy, kay Boss Vic. Napakasarap magbalanse ng diet. Mai-enjoy nyo lahat ng klase ng pagkain. Balancing nga lang. Eating a balanced diet rich in fruits and vegetables that is low in saturated fat, sugar, and salt can ensure we get a variety of beneficial nutrients. Oh, di ba? Kailangan lang balance eh. Kasi wag naman yung kakauulam mo lang ng baboy kahapon, ngayon baboy, susunod na araw baboy. Balance mo. Puro ka babuya na yan. Baboy, isda, gulay, yan, baka, manok, seafoods. Yan, tama. Buong linggo yun. Wow. Nadali mo lahat. Wala akong pamalingking. Yun nga lang. Mas, actually, kung pag kinumpute mo, balanse rin yan eh. Pero alam mo yung... Kung talagang ano ha, huwag kayong mag-alala, pinag-aaralan namin ni Boss Vic, iniintay ko lang approval ni Boss Vic. Eh. Di ba, bibigyan natin sila talaga ng nutritionist. Tama! Oh, yan ha? Yan. Samahan nyo kami mag-pray. Pinagpe-pray ko na may makatambal ako ng nutritionist para pag may nagpa-konsultang pasyente... Ano yung mga... Doc, tama, nutritionist. Recipe. Ano ba ang pwede kong lutuin? Gagawang ka na ng nutritionist ng one month na program. Tama! Kaya ko rin gawin yun, tol eh. Kaso, syempre, busy na ako. Busy ka na. Okay? Pero di ba nagluluto ka? Oo. Anong specialty mo? Depende sa type mo. Ah. Pero ako, ang pinaka-paborito ko, specialty ko, natutunan ko to sa tatay ko. Oo. Kay Lolo Jun. Si Lolo Jun, napakahiling magluto. Yung, ano yun? Ewan ko siya yun. Ampalaya... Con-carne. Con-carne sa Tausi. Yan. Yun yung mga ino-order sa Mamunluk. Yes, wow. Mamunluk? Oo, oo. Meron pa ba niya? Meron. Okay. Meron pa. Order nga tayo mamaya. Sarap yun. Mamunluk. Baka naman ako nanonood. Pare, ako ah. Oh. Nagluluto din ako. Oh. Pero ito, nakuha ko to sa bandang Europe. Europe? Anong title? Ito yung... Anong pangalan? Anong recipe? Meziv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 
natin. Pritong talong. Specialty nyo. Ang sarap. Anong kulang yun? Recipe, pepun, kayol po. Pero merienda, anong favorite mo? Merienda? Ikaw. Manila ako. Ako ano eh, Highland, roasted Highlands legumes. Ano yun? Mani din. Yun ang, walang joke, yun talaga yung tawag doon. Roasted Highlands Island legumes. Legumes. Tagalog? Mani. may ano ba yan? May balat? Yung mani? Mani. Ako ayoko. Ayaw mo. Gusto mo ba sa mani yung binubuksan? Hindi, yung nakabalat na. Yung kukunin mo na kaagad. Nakabalat na. Ako gusto ko. Ayoko manghang. Ako gusto ko yung nasa shell pa. Nasa? Shell. Wala siyang shell. Ano ka ba yung nilagang mani? Shell ang tawag doon. Ano tawag doon? Anong tawag doon? Shell, ano yung shell food? Anong tawag doon? Caltex. Hindi ba Petron? Hindi. Oh, sige. Kasi kakanoon yung pipisilin mo yun, di ba? Pipiritin mo. Alin, ang pinipisilin ko. Di ba nakalagay siya sa ano nilagang mani? Mahilig ang pumisil ng mani? Oo, masarap ang ginap.
Tapos basa. Oh, basa, di ba? Ang sarap nun. Medyo masarap yung masa-masa. Ayoko yung tuyo. Wala, magkakaroon kasi matutuyo sa labi mo. Para pagka basa, tumatansik pa yan. Pasok mo, tumaga. Ang sarap nun. Pare, pagka ganun. Masustansya yun. Yung maning bago. Ikaw ako, anong alam mo sa mani? Sabi niya, mok and min lang ako. Nadala na siya sa pagkain ng mani. Ayaw mo na ng mani, no? Nabilaukan siya. Ayaw na nabilaukan. Okay, number four. Okay, maintain a healthy body weight. Ayan, ang pinaka-importante dun sa mga may problema sa alta presyon. Kapatid, napakakailangan po na yung timbang mo ay umayos. Hindi ho pwede na overweight ka. May plano ka na naman. Bawal ho ang overweight, ha? So meron tayong sinusunod na tamang timbang para sa ating katawan. Ang tawag doon ay BMI or Body Mass Index. Kaya, Dok, ako, napapansin ko. Kasi pag overweight ka, excuse me, pag overweight ka, yan din yung tendency na tinatamad kang magkikilos. Yes. Kasi mabigat ka. Tsaka, sa napansin ko, ha, sa pag-imisyon natin, ha, yes, doon sa mga masyadong malalaki, sila yung kapitin ng sakit. Kapitin ng? Sakit. Correct. Di ba? Mm-hmm. Unang-una, siyempre, mabigat yung katawan. Hindi nakakatayo ng matagal. Konting lakad, hinihingal. Pagod na, ayaw pagod na. Oo. Yes. Kaya kapitin ng sakit. Kasi wala nang proper blood circulation eh. Kasi kulang na sa kilos-kilos. Tama. So maintain your weight. Body weight. Yeah. Okay, next. Okay. Number five. Be physically active. Ayan na yun. Let's get physical. Wow. Ang galing mo mag-skateboard, tol. Hindi skateboard yun. Ano yan? Roller booster yun. Yung ginaganon yun. Ano yan? Surfing. Oo, tama. Galing. Kala mo, wala akong alam sa e-sports, ha? Giling. Ito, anong tawag dito? Tsako! Hindi. Hindi. Sige, ulit. Jolen! Hindi! Ano? High Alive! High Alive! Meron pa nun? Aking panggigigilan, di ko siya titigilan. Hindi ko alam siya yung eh. Last! Okay. Kailangan na active, kaya nga may doctor exercise tayong itinuturo, ha? Hindi pa pwedeng hindi tayo pinapawisan. Di ba ikaw nag... Hindi na ngayon. Nag-stretching na lang. Push up, ganun. Push up. Yeah. Stretch. Tandaan nyo, napaka-importante ng ilang push-up ako? 425. Sige nga, bigyan mo ako ng 10. Nung bata ako. Bata ka. Ngayon? 25. 25, okay na yun. Healthy na yun. Okay, last but not the least. Avoid your vices. Ha? Avoid vices. So, hindi na pwedeng panoorin si It's Your Time? Hindi yun! Ano ba? Avoid vices. Si vices. Pinanonood ko yan eh. Iba. Ibig sabihin mga bisyo. Ay, oo. Tanggalin hanggat maaari. Eh, huwag naman tanggalin kung hindi nyo kaya. Kasi kahit anong sabihin ng doktor na tanggalin, isa lang ang ginagawa nyo. Ano? Hindi kayo bumabalik sa doktor. So, ano ang gagawin nyo? Ang gagawin nyo, unti-unti, magbawas tayo ng ating pinagkakabisyuhan. Pare, ano ang may bibigay mong tips doon sa mga may bisyo na gusto nilang tanggalin? Huwag abruptly. Tsaka, gradually. Dahil may transition eh. May withdrawal syndromes. Oo. And everything. So if you will do it on a gradual basis, much better. Kasi hindi mahihirapan yung katawan to so adapt. So ibig sabihin sa mga smoker, yan. Hindi basta-basta, atigil na ako. Masama yun. May mga cardiologist na pinahihinto agad yan. Pero sa atin nga, ang itinuturo natin, disiplina. Ba't kita pahihintuin tapos may nangyari sa'yo, sasabihin mo, pinahinto mo kasi ako eh. So, ikaw ang magde-decide sa sarili mo. If you want to have a longer life, then we need to change. Tama. Pero ang katulad naman ang sinasabi ng Panginoon, ang pagbabago, hindi naman... Ta-da! Bago na ako! Hindi. So, it takes discipline. Ayun. Tsaka ano yan eh, parang covenant yan eh. Parehas yan, diba? Ng faith,
Paresya ng muscle building. Mm-hmm. Di ba? Hindi yan nakukuha ng pagbuwan. Wow! Okay na ako. So, unti-unti lang nagsimula ako sa maliit. Palaki. Ganon din sa pananampalataya. As long as you have time to spend with God, unti-unti hanggang sa nag-umpisa ka ng prayer mo, ang panalangin mo, dalawang minuto, ayaw mo na. Pero as time goes by, ang dami mo nang gustong ipanalangin. Ako, panalangin ko pala si Boss Vic. Dati, sarili ko lang. Lord, kailangan ko na magandang bukas. Hanggang sa, ay, ipag-pray ko pala si Boss Vic din. Lord, dalawa na kaming magandang bukas. Ay, si Akong pala kaibigan. Lord, pagpalain mo rin si Akong. So, yung araw-araw na panliligaw niya, gabayan mo siya. So, ay, naalala mong bigla si Bandy. Lord, si Kuya Bandy gusto pala mag-diet. Tapos, naalala mo yung DJ. Lord, gusto niya na rin mag-resign. Pabilisin natin. Mga ganon. So, humahaba ngayon yung prayer mo. Okay. Ibig sabihin, humahaba yung communication mo with God. Yan. At habang humahaba yung communication mo sa Panginoon, lumalalim yung pananampalataya at paniniwala mo sa Kanya. Same goes with our body. Changing. Oo. Parang ganito yan eh. Hindi ka naman nagkasakit ng biglaan. Ayun. Doon sa mga bagay na maliliit, na paunti, ng paunti, ng padami, ng hindi. Padami. Tama kayo, no? Hindi pwedeng, oops, malakas ako ngayon. Oo. May sakit na ako. Walang ganon, di ba? Walang ganon. Kasi nasasabay yan eh. Correct. And then, hindi mo na pag-aralan nun, ngayon, eto na, may sakit ka na. Yan. Paano natin babaguhin? Oo. Magaling na ako. Hindi. Unti-unti, op, mawawala muna ito. Yan. Isa, nawala naman yung yan. Isa. Ano na pag-aaralan ko? O nga, ayan. Nung feeling ko, talagang may nabawas. Ayan. Dati masakit yung dito ko. Hindi. Tama nga pa. Unti-unti lang. Na lahat ng sobra, hindi maganda. Nakasulat din yan sa Herring's Law of Cure. Yun, kaya napakaganda. So, ito po yung mga tips natin. Anim lang naman anim. Po yan. Yan. Para po mabawasan. O, hanggat maaari, ay hindi ka natamaan ng high blood. Ito po yung anim na lifestyle tips galing sa alam nyo ba? Number one, reduce salt intake. Bawas tayo sa alat. Number two, eat enough potassium. Magpasok tayo ng potassium. Number three, consume a balanced diet. Ibalansin natin ang ating diet. Number four, maintain a healthy body weight. Kailangan maintain mo lang ang timbang mo. Number five, be physically active. Kailangan active mag-ehersisyo. And number six, avoid vices. Bawasan ang bisyo. At kalaman nyo lang yan dito po sa Alam Nyo Ba?